sa set. Kasi kasi sila kasama ko, iba yung bonding namin sa set na to. Parang feeling ko, hindi siya trabaho, I'm just doing what I love. Para naman sa akin, dream come true talaga po ito na makasama ang family ko sa isang movie. Masaya-masaya pong kasama ko po yung mga kapatid ko sa set. Ibang-ibang kaligayahan ang naramdaman ko. Napakasaya po dahil parang habang nagtatrabaho ko eh, ito sa entire reunion na naman. Opo, at bonding namin. Dream come true sa atin ni Robin kasi itong sabihin ko lang ito. Sa malaking kaligayahan. Sabihin ko lang ito. Ito isa difficult po. Katulad po yung aming sinasabi sa profesional kanina, sa bagong filmmaker na unang pelikula ko, hindi ko na-expect na ganito. As a director na, kailangan mong paniwalaan ng mga producers there at saka mga artista na may connectivity kayo. At saka may connection kayo. Yung feeling na makikita mo kung sino yung mga susunod. Parang advantage mo na dahil nare-reassure na namin sa nangyayari sa kanila in the future. Marami ko po kung kailangan matutunan. Lahat po sa acting, lahat. At marami po akong explore na mga characters. Kaya hindi pa po pwede magsabi kung ano talaga eh. Pero sa future, ang gusto ko po talaga, kung mag-action man po, magkasama pa rin sila. Una nag-start to 2011. Sa story namin na Robin, nasabing kwento, umabot ako ng apat na araw para mag-research. At nakausap ng mga tao. Yung nakausap ng lahat ng buong family at pati ibang tao na tumawid ako ng Zamboanga, doon ako nagkaroon ng interest. Una-una po, si Robin, siya ang kongkoy para ito. Siya yung ginawang chairman ng military na maging Kurtong Balibe. Si Miss Mariel, siya yung talagang asawa. Siya yung batas. Kapangalan si Aldo. Siya yung mata ng mga bata. Tahimik siya, pero ang vision niya, malaki. Si Aldo naman siya yung bunso. Talagang mapaglaro. Tagasalo ng mga kwento yata o kasabwat sa mga kalokohan ni Nato. Si Nato, siya yung pangalawang kapatid na sobrang magkasundo yung dalawa. Fast na sila sa politika. Tapos si Kylie naman kasi, siya yung DPA ng government, siya yung de-penetration agent na from government na ipinasok sa rebelde para malaman yung mga ikutan sa loob ng rebelde. Yung sa nga ng ama, ina at mga anak, parang aswad yan eh. Maraming simbolism, maraming gustong ipakita ang story nito sa pamilya, ibang klaseng pamilya. Na mapapakita naman sa pelikula na walang iwanan ito. I think that's why people like watching this stuff because they're waking up the night to what's really happening. So they're not dumb anymore. People are educated now. Kasi siguro curious din yung mga tao. History din to eh. Parang para sa akin, marami na rin pong mga bata ngayon na medyo wala nang alam sa mga dating pangyayari. Dito malalaman nyo kung yung totoong story. Nagbibigay interest sa tao na magbigay mulat mata. Kumbaga ang realidad, kung ano po talaga nangyayari sa mundo. Puro yung katakpadila ng pelikula is Aldo yung puso, Aldo yung bibig. Kompleto. Lots of guns. Katakpadila talaga yung action mo talaga eh. Talagang pag humawak ng baril, ibang klase, yung dating, nandun pa rin po. Ang pinakatutunan ko dito yung pagmamahal ng family nila. Huwag kong makakalina. Pagdating mo sa politika, well, sundan na lang po natin yung batas. Ito po siguro yung natutunan ko na ang buhay eh hindi parang pwede. Yung importance ng family, kung paano ka mag-step up sa mga sitwasyon, kung mga kailangan mong harapin para sa iyong pamilya. Respeto siguro. Respeto ang kailangan ko sa bawat tingin ng tao. Tsaka kung paano makapag-usap para nalita. For my family, oh, yun na po yung guling ni ibibigay mo eh para sa pamilya. Para naman po sa akin, ang gobyerno, hindi naman po nagbago yan eh. No? Ganun pa rin po sila eh. Kahit ngayon sa generation namin. Para sa akin po naman, yung una pa lang pong kinubanto sa akin yung character ko, naiintindihan ko na siya. May mga eksena sa movie na walang, hindi nakasulat sa script, pero ginawa kasi alam ko, yun ang gagawin. Ah, yes. Ako po gumawa ng ating stance.
Hindi lang babae, ano, achievement yun eh. May granada sa katawan ko. Pero nagawa ko naman. Meron akong ginawa akong isang stunt doon. Tumalun po talaga ako doon. Opo, kami po gumawa ng stunts namin. Very exciting po pag kami na po yung mag-action po.